narito na ang mga nagpapanggang balita. Libreng sakay sa mga medical frontliner, alok ng LTFRB. Mahigit 3,000 empleyado ng tourism sector sa Ilocos Sur mabibigyan ng tulong pinansyal mula sa DOLE. Mga paaralan sa Tarlac, nagbukas na rin ng community pantry. Huli sa magkakahiwalay na anti-drug operation sa Baguio at Sadanga Mountain Province. Cybercrime offenses, alamin sa ikaw at ang batas. At 3rd taon ng Mangantako Food Fair sa Baguio City, tuloy sa gitna ng pandemya. From the studio of RNG Luzon, this is Luzon Headlines. Mabibigyan ng tulong pinansyal mula sa DOLE ang mahigit 3,000 manggagawa ng tourism sector sa Ilocos Sur. Ang buong detalye sa report ni Charmy Bosque. Inaasahan na na mabibigyan ng 5,000 piso ang bawat empleyado ng tourism sector dito sa probinsya ng Ilocos Sur. Sa ngayon, mahigit 3,000 empleyado na ang makakatanggap ng nasabing tulong. Ito ay mula sa national government sa ilalim ng Department of Labor and Employment sa pakikipagtulungan nila sa Department of Tourism. Ayon kay Emmanuel Hagad, provincial head ng DOLE Ilocos Sur, mahigit 15 milyong piso ang allocation ng probinsya para dito. At ipanag-aplikar met, dagito'y aplikante, dagito'y nakaawat, ayuda, kaya't ag-file da online. Iso nga na iwarwaragawag da ito, hindi naglablabas, nga mabalinda itag-apply online at dalain ti sa pagmamanong requirements na siyempre dagito'y empleyado nga apektado kasi magmarigit empleyado ti hotels, restaurants, tricycle drivers or even digitay adda iti tourism sector ket mabalinda nga may kanti ayuda. Ngayon ay pansamantalang natigil ang aplikasyon dahil marami pa rin sa mga nag-apply ang nasa waiting list. Dito sa Region 1, 40,076 ang aplikasyon ang naaprubahan na ng DOLE, habang 7,936 ang inihintay na maaprubahan. Ang nasabing tulong pinansyal ay bahagi ng Coronavirus Disease Adjustment Measures Program o CAMP para sa tourism sector sa ilalim ng Bayanihan to Recover as One Act o Bayanihan 2. Mula dito sa lalawigan ng Ilocos Sur, Charmy Bosque para sa Luzon Headlines. Magbibigay naman ng LTFRB ng libreng sakay sa lahat ng mga frontliner. Magbabalita si Charles Limon. Bumiyahe ngayong araw si Mang Reginald gamit ang kanyang jeep. Pero hindi para kumita, kundi maghatid sundo ng mga medical frontliners sa Baguio City. Kanina sir, hindi masyado kasi ngayon tayo lang nagumpisa alas 6 ng umaga. Okay po. So hindi naman siksikat kanina? Hindi naman sir. Isa si Mang Reginald sa mga driver ng isang kooperatiba na pinili ng LTFRB para sa libreng sakay sa mga medical frontliner. Ayon sa kooperatiba, mayroon silang 4 na unit ngayon na tumatakbo sa lungsod kung saan ang ruta ng mga ito ay mga paggamutan. Magbibigay ang mga ito ng libreng serbisyo 24/7 sa mga medical frontliners. Ngayong araw ay wala pang gaanong sumakay. Ang observation namin hindi pa masyado kasi biglaan ito na programa. Kaya bigla rin may lumabas ngayon. Kaya parang tingnan natin kung anong mangyayari. Ayon sa LTFRB, inaayos na rin nila ang special permit para sa mga karagdagang sasakyan na magbibigay ng libreng sakay sa ibang parte ng rehiyon alinsunod na rin sa dikta ng LTFRB Central Office.
Iiral ang nasabing libreng sakay ng LTFRB ngayong Abril hanggang Hunyo ngayong taon. Ang libreng sakay ng ahensya ay pinondohan sa pamamagitan ng Service Contracting Program ng ahensya. Umaasa ang LTFRB na sa pamamagitan ng libreng sakay ay inaasahang makakatulong ito sa paglaban ng bansa sa COVID-19. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Nagbukas na rin ang community pantry ang ilang paaralan sa Tarlac. Magbabalita si Christian Zamora. Gulay, itlog, prutas, bigas at iba pa. Yan ang makikita sa community pantry ng Kulubot Elementary School sa San Manuel, Tarlac. Ang mga organizer, mismong guro at principal ng paaralan. Proyekto pong ito ay initiative ng mga kaguruan at ng mga stakeholders dito sa Kulubot Elementary School. Bilang proponent ng programa ay masayang-masaya po kami nakapagbigay ng kunting tulong sa aming kabarangay at mga magulang dito sa Kulubot Elementary School. Ang mga ipinamahagi po naming mga pagkain ay galing po sa initiative ng mga kaguruan at mga stakeholders ng aming paaralan. Kami po ay nagsama-samang nagtulungan para sa community pantry na ito. Si Nanay Rowena, isa sa mga nakakuha sa community pantry. Papasalamat po kami sa Kulubot Elementary School sa pinamigay nilang pagkain. Malaki pong tulong sa amin po to sa amin araw-araw po, sa aming pagkain po. Marami pong salamat. Ang Tibag Elementary School naman sa Tarlac City, nagtayo na rin ng community pantry. Ang mga gulay na ipinapamahagi galing sa kanilang mga sariling tanim. Si Princess, criminology student, nagtayo rin ng kanilang community pantry kasama ng kanyang mga kaibigan. Kaya po kami nakapaglikom ng ganun karaming supply sa community pantry namin is nag-donate po kami isa-isa kasama po ng mga kaibigan ko. And meron din po kaming post sa Facebook, which is malaking tulong din po yun dahil napaabot po yun sa mga gusto pang tumulong. Actually po, before pa po yung community pantry, kami po nag-iisip na po ng ways or nag-iisip po kami kung paano po kami maging proactive members po ng ating bansa or ng ating community. So matatagpuan ang kanilang community pantry sa MacArthur Highway, Santo Domingo 2nd, Capas, Tarlac. Lubos ang pasasalamat ng grupo ni Princess sa mga taong sumusuporta sa kanila at nagbibigay ng donasyon. May mensahe sila sa mga kababayan ngayong may pandemya. Ngayon sa aming mga kapwa, lalo na ngayong gitna ng pandemic, ay laging positive thinking. Kahit anuman po ang mangyari, tulong-tulong, malaki man o maliit, malasakit sa kapwa at panalangin sa Diyos. Malalampasan din po natin ang pandemyang nararanasan natin ngayon. Mula Tarlac, Christian Zamora para sa Luzon Headlines. Pasadahan na natin ang mga mainit na balita sa Ilocos Sur at ilang bahagi ng Pangasinan. Narito ang report. Pinuri ng DILG ang pamahalang lokal ng Tagudin, Ilocos Sur dahil sa pagbuo ni Mayor Roque Versosa ng Corona Busters. Ang nabuong grupo na kinabibilangan ng mga lokal na opisyal at volunteer ay nag-iikot sa mga bahay-bahay sa barangay para sa regular na disinfection. Kasabay nito ay ang pamimigay ng libreng alcohol. Sa librong idilathalan ng DILG, pinuri ang proyekto bilang isa sa mga magagandang hakbang ng mga lokal na pamahalaan sa Region 1 para mapigilan ang pagdami ng kaso ng COVID-19. 448 magsasaka at manging isda sa Dagupan ang tumanggap ng ayuda mula kay Dagupan City Mayor Brian Lim. Bawat isa sa kanila ay nakatanggap ng 3,000 piso at mga food pack. Una nang nakatanggap ng tulong ang higit 1,000 Dagupenyo galing ang pondo sa alokasyon ng Bayanihan to Recover as One Act. 90 doktor, nurse at kawani ng iba't ibang ospital sa Lingayen, Pangasinan ang nabakunahan kanina kontra sa COVID-19. Tulad ng naunang sistema ng vaccination, dumaan sa maayos na proseso ang pagbabakuna. Isinagawa din ngayong araw ang orientation sa mahigit 300 benepisaryo ng tupad o tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged o displaced workers program ng DOLE. Matapos ang orientation, agad ipinakalat ang mga benepisaryo sa iba't ibang barangay para maglinis.
tatagal ng 16 na araw ang trabaho, tatanggap sila ng minimum wage na umiiral sa bayan. Susunod, 5 Huli sa magkakahiwalay na anti-drug operations ng pulisya sa Baguio City at sa Danga Mountain Province. At cybercrime offenses, alamin sa ikaw at ang batas sa pagbabalik ng Luzon Headlines. Laban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na Betmalung Werpa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kati Alice. Hear the music of our hearts. Let our music take you there. Our star will take you everywhere. Bringing music closer to your heart. Our star will take you there. Kidney transplant na abot kaya. Subok, vitalidad, at sigurado. Sa tulong ng PhilHealth, problema sa bato, normal ko! Narito ang ilang tag-initipid tips na pwedeng gawin ng hindi nahihirapan at nananatiling komportable sa pang-araw-araw na pamumuhay. E defrost ang ref kapag lampas na sa 1/4 pulgada ang yelo. E check din mabuti ang pinto ng ref para masigurong hindi tumatagas ang lamig. Bawasan din na maggamit ng maraming ilaw. Linisin at tanggalin na lang dumi at alikabok sa mga bumbilya para mas maging maliwanag ang mga ito. Magtulungan tayong lahat sa mahusay na paggamit ng kuryente upang masigurong tuloy-tuloy na maihahatid ang kuryente saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. Arestado ang 5 individual sa magkahiwalay na anti-drug operation sa Baguio City at sa Danga Mountain Province. Magbabalita si Charles Limon. Tiklo ang lalaking ito matapos mahuli sa ikinasang bypass operation ng pulisya sa Barangay Imelda, Baguio City kagabi. Nakilala ang nahuli na si Steven Ken Mark Buscagan, 29 anyos, construction worker at residente sa naturang lugar. Nakuha mula kay Buscagan ang isang pakete na hinihinalang naglalaman ng shabu na may bigat na 1 gramo at nagkakahalaga ng 6,800 pesos. Nakumpiska rin ang cellphone at boodle money na ginamit sa transaksyon. Itinanggi ng suspect ang paratang sa kanya. Inarang po dito, tapos pinapunginan po, kasi sabi na sa PC ko. Nung kinakapkapan po nila ako, unang kapkap nila wala talaga na kuha, pangalang kapkap wala na kuha, pangatlo wala. Nung pang-apat na yun na po, biglang meron naman po lumabas na kung ano-ano po. Kahit yung post-pro ko po, kahit tingnan naman po, sira-siraan yung post-pro ko, kaya walang-wala talaga ako. Pero ayon sa mga pulis, dati nang nasangkot sa ilegal na droga si Buscagan at pangalawang huli na niya ito mula ng makulong noong 2016. Nahaharap siya sa reklamong paglabag sa Republic Act 9165 o Dangerous Drugs Act of 2002. Sa Sadanga Mountain Province naman, huli ang 4 na lalaki na ito dahil sa pagpupuslit ng ilegal na droga. Nakilala ang mga nahuli na sina Lawrence Bautista Ignacio, John Cesar Padilla, Danmark Roa de los Reyes at si Vince Marie Robles na pawang mga residente ng Marikina City. Nakuha mula sa mga suspect ang 8 bloke ng pinatuyong dahon ng marijuana at 3 pang magkakaibang hugis ng napatuyong dahon ng marijuana. Aabot ang bigat ng mga ito ng halos 8 kilo at nagkakahalaga ng halos 1,000,000 piso. Mahaharap din sila sa reklamong paglabag sa Republic Act 9165 o Dangerous Drugs Act of 2002. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Kayo na ba ay natag ng
mga Facebook friends or hindi nyo friends ng porn material. Marami sa atin ang nag-experience niyan. Ang problema pag shinare mo yan or pinost mo sa iyong wall, then you can be prosecuted under our cybercrime law. Kasi nga ito yung batas ngayon na nagpa-punish ng mga offenses that fall under cybercrime law. And one of them is the proliferation or sharing of pornographic materials. So, ano ang remedyo mo pag ganyan? You either ignore, you delete, or you block. And of course, you report to the Facebook company yung pagkatag ng pornographic materials, but never open or share yung mga tag videos na yan or tag pictures na yan. And while we're at it, ano bang ibang crimes na nasa cybercrime law natin? Yung email and internet fraud, yung mga nakakatanggap ng email na tinatanong yung bank details mo para sa isang promotion. So you better determine kung talagang legit yung sources ng mga email na yan. O kaya identity fraud, gagamitin ang iyong identity, gagamitin yung domain address, gagamitin yung Facebook page mo para kumuha ng information about you at gamitin in other crimes, or gamitin yung identity mo to promote other crimes. So identity theft. Then of course, yung theft of financial or card payment data. Mga nagtatanong sa internet, ano ba yung card number mo? At pag binigay mo, mamaya meron ka ng purchase sa France, meron ka ng purchase sa Saudi Arabia, na nandito ka naman sa Pilipinas. So that is also cybercrime. Then of course, corporate data. Yung pagkuha at paggamit ng mga data ng korporasyon. We have also cyber extortion. Ito yung mga gumagawa ng blackmail sa internet na pag hindi mo ginawa yung pinapagawa sa iyo, malalagyan ka ng virus doon sa iyong computer. Cyber sex online solicitation, yung mga gumagamit ng internet para magbugaw o para magtinda ng mga prostitutes online, ganon. So that's also a crime under cybercrime. Child pornography ay cybercrime violation din yan. Cyberbullying, actually yan yung use of the media, social media, to harass, intimidate, threaten, berate, insult, injure others. That is cyberbullying. Then meron din tayong catfishing. Ano ba itong catfishing? Ito yung fake profiles na maraming gumagawa, more popularly known as trolls, di ba? Usong-uso dito ang mga troll na nagko-comment sa iba-ibang activity or events, pero alam mo na gawa-gawa lamang itong mga accounts na ito. Then, of course, piracy. Nagda-download ka ng mga movies, TV shows, etc., and then selling it for profit. Again, these are offenses which are punishable by the cybercrime law. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Pines Estate Gaming Corporation. Susunod, ikatlong taon ng Mangantakong Food Fair sa Baguio City, tuloy sa gitna ng pandemya. Ang kwento sa pagbabalik ng Luzon Headlines. Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back.
The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Did you home builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Punta lang po kayo sa facebook.com/TG Home Builders at i-message nyo na lang po kami doon at mayroon lang pong sasagot sa inyo. Sir, ang TG Home Builders po ay isang tinda na nag-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatibid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TG Home Builders, we turn houses into homes! May panlaban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malung werpa ng Kati Alice! Say hi to a new confidence with Kitty Elise! Sa gitna ng pandemya, tuloy ang ikatlong Mangantako Food Fair sa Baguio City. May kwento po si Nicole Cortez. Sa kabila ng mga restriksyon dulot ng pandemya, tuloy na tuloy ang selebrasyon ng Mangantaku Cordillera Food Fair bilang paggunita sa Filipino Food Month ngayong buwan ng Abril. 2 years ago, in partnership with the Department of Tourism, we presented the very first food tourism event in Baguio City, Dabas Mangantaku at the Rose Garden in Burnham Park. It was a delightful culinary and gastronomic occasion where we featured indigenous infusion food products and offerings from the Cordilleras with the 6 provinces of the region. We missed it last year, but would not like to miss the opportunity to have an innovative way of presenting it to our visitors and tourists this year. Your visit to Baguio City will never be complete without having to taste our unique food offerings, inspired by the rich culture, heritage, and creativity of our local food artisans. Here in Baguio City, since it's the urban center of the entire region, no, we are our culinary offerings really is a very diverse offerings from traditional to modern. So this is where you will see the fusions of our chefs and our restaurants, modern cuisine but using local flavor. There's always a twist. So that's something that our tourists are always wanting to have a taste, you know, here in Baguio City. I have found culinary offerings in our own city as a target destination. It is something that they look forward to every time. And here in Baguio City, La Trinidad is very near Baguio City. It represents Benguet. So you do not just see the place. You do not only feel the place, but you also taste the place. So basically, that's the whole concept of food, the importance of food in our tourism industry. Ang selebrasyon ng Mangantaku Food Fair na opisyal na binuksan ngayong Martes, April 27, ay magugunita hanggang May 2. Dito, ibibida ang creative cuisine ng rehiyon ng Cordillera sa pamamagitan ng food conversations, chef's competition, food crawl, at marami pang iba. There is also a chef's fair at the SM which will start on, that's tomorrow, April 28. So we have pre-selected actually restaurants and chefs that will showcase in the fair. So very limited, so just be there because you will be able to taste mga Cordilleran-inspired food, no? So to the foodies out there, just follow the minimum health standards.
Nicole Cortez, para sa Luzon Headlines. Sa kaugnay na balita, narito na ang mga kakaibang putaheng patok sa Cordillera na tiyak swak sa inyong panlasa. May kwento po si Jopet Galvez. Matatagpuan sa Sierra Madre Mountain Ranges ang Cordillera Administrative Region. Ang rehiyon ay sagana hindi lang sa mga breathtaking sights, kwentong lokal, kundi pati na rin sa masasarap at tradisyonal na mga pagkain. Dito sa Cordillera region, hindi lang kami mayaman sa kultura, mayaman rin kami sa pagkain. Hindi nyo ba alam na ang Cordillera region ay isa sa mga pinakamagandang puntahan para sa gastronomic experience? Bukod sa pinigpikan, aba, hindi rin pahuhuli ang mga pagkaing Cordilleran na tinatawag na pinunag. Wat-wat at kiniing. Hindi na natin kailangang lumayo dahil lahat ng ito matitikman dito sa puso ng summer capital of the Philippines. Intayon mangan dito yung Galots Cafe. Intayon mangan dito yung Galots Cafe. Agbirbiro kayo ayati, authentic Cordillera cuisine. Umay kayo dito yung Galots Cafe. Ang star ng Igros Cafe, walang iba kundi ang pinunag. Ito ay isang Filipino blood sausage na parang longganisa na gawa sa dugo ng baboy at intestines na may pinaghalong asin, sibuyas, luya at bawang na siniksik para magawa ito. Madalas inihahanda ito sa mga pig sacrifice ceremonies. Ang wat-wat ay tila isang simpleng nilagang pork lang. Pero alam nyo ba na duman ito sa matinding proseso para maluto? Sa tradisyon ng mga kapatid nating igurot, ang wat-wat ay swerte. Sa tradisyonal na kanyaw, magdarasal ang tinatawag na mambunong o native priest sa mga spirits at god o kabunian sa igurot para humingi ng blessings, peace at luck para sa host family. Isa rin sa dinarayo dito sa Igorot's Cafe ang kiniing. Ang meat ng kiniing ay kadalasang sinasabit para mapausukan tulad nito. Alamin naman natin kung alin sa mga tinikman nating Cordilleran dishes ang patok sa panlasa ng ating V-Guides Philippines. Sausage, or yung pinunag ng pinunag rin. Sa kiniing with boss, sobrang lambot. As in, ang lambot ng meat. Then, creamy siya. So, yung staple ng kiniing. Yung pinaka nag-stand out sa akin na dish ay yung kasi aside sa napakayunin niya, wala kang mararamdaman or malalasahang malansa. At ang pinaganda pa nito, napakayunik ng pagkakagawa ng pinili. Tapos lalagyan mo pa ng isang makabagong ingredient. Ang pinaka nagustuhan ko is yung pinunag, of course, kasi it's not smelly. May lasa siya and masarap. Yeah. Lahat masarap, no? Pero yung pinaka naging favorite ko, insta favorite ko, itong kiniing with bukal. So way back December 2019, so we started yung Igorot's Cafe for with a vision na dapat yung mga foods namin parang mas mapalapit siya sa mga tao, sa masa, ganun. Para yung mga OFW, uwi sila dito. They don't need na parang sa province pa nila matitikman yung mga native dishes. So at least pagpunta nila dito, Session Road lang yung location, pwede na nilang pinipikan yung mga wat-wat, yung mga kinikrave nila na foods. One thing that I like here is the ambiance. Mababait yung mga farmer. Talagang well-accommodated. Sa dami ng pagkaing Pinoy, naku, hindi talaga tayo mauubusan.
dito pa lang sa Cordillera, aba, kulay siguro ang isang linggo para ma-explore ang lahat ng mga special cuisines dito. Hinamon man tayo ng pandemya, tandaan na ang mga pagkain tulad ng watwat, pinunag, at kiniing ay may nakamamanghang kwentong nakatatak na sa kultura at tradisyong Cordillera. Mula rito sa Baguio City, ito si Jopet Galvez para sa Luzon Headlines. At yan ang mga balitang nakalap ng Luzon Headlines ngayong araw. Maraming salamat at muli, magandang gabi po sa amin. Ay balitang sigurado, totoo at walang tinatago? Sa Regional News Group o RNG Luzon, mabilis at accurate na balita, madali niyong ma-access. Pwede via Twitter. I-tweet lang ang inyong sumbong at hinaing using the hashtag RNG Luzon. Instagram, Facebook, at YouTube. Huwag kakalimutang i-hit ang notification bell para lagi kayong updated sa aming mga bagong videos. Like, follow, and subscribe ang mga social media accounts ng RNG Luzon.